Walang ibang mahalaga para kay Abel kung hindi ang makuha ang kontrol ng kumpanya ng kanilang pamilya. Ngunit may isang kondisyong inilatag sa kanya ang tiyahin niya na dating kumukontrol sa kumpanya. Mapapasa kanya ang hinahangad niya kung mapapaibig niya si Sonia. Sa kagustuhang makamtan ang full control sa kumpanya ay napilitan siyang pumayag sa gusto ng kanyang tiyahin. Nagawa niya ang kanyang misyon. Napaibig niya ang walang kamalay-malay na si Sonia. Ngunit ang hindi niya inaasahan, dalawang puso ang masasaktan dahil sa ginawa niya. Kabilang na ang kanyang puso na hindi sinasadyang umibig sa dalaga. Diyang, galit na napamura si Abel pagkatapos niyang pindutin ang end button ng kanyang cellphone. Bakit iho? Tanong sa kanya ng mama niya na may hawak na isang tasang kape habang palapit sa kanya. Galing ito sa terrace ng town villa nila. Isinama niya ito sa Puerto Villa Royal upang maipakita rito ang property na nabili niya sa island paradise na yun. Nakausap ko ang sekretary ni Tita Dalia. Ipinagbili raw ni Tita Dalia sa manugang niya ang share niya sa East Links. Ipagbibili rin pala niya. Bakit hindi pa sa akin? Inis na sabi ni Abel. I have to talk to her. Gusto ko mapunta sa akin ang kontrol ng kumpanya. Umasa ka pa, Abel? Ang Tita Dalia mo pa. Alam mo namang iba talaga ang pagtingin niya sa papa mo kaya siguro kaysa mapunta sa iyo ang share niya sa East Links. Sa manugang na lang niya. Pero maganda naman ang relasyon namin ni Tita Dalia, Mama. At alam niya interesado ako sa East Links. Eh bakit hindi niya sa ipinagbili ang share niya kung ganun? Mabuti pa, kalimutan mo nang tungkol doon. Total, you have your own business and it's doing great. Why don't you devote all your efforts and resources to it and forget about East Links? But you know, it's my ultimate goal, Ma. Bukod sa nangihinayang ako sa potential ng kumpanya, kailangan ko yun para mapalaki ang ARVNet. Gusto ko madominate ang mundo ng computers at mas madali ko magagawa yun kung sa akin pinagbili ni Tita Dalia ang share niya. Well, subukan mo rin siyang kausapin, but I doubt kung mapapabago mo pang isip niya. Pinaboran pa niyang manugang niya. Napailing siya sa labis na panghihinayang, nakatatandang kapatid ng papa ni Abel si Tita Dalia. Ngunit, nagkaroon ng Cold War sa pagitan nito at ng kanyang ama dahil magkaibang ina ng mga ito. Ang lola Caridad niya na ina ng kanyang papa ay dating sekretarya daw noon ng lolo niya. Nahulog ang loob ng mga ito sa isa't isa at ang naging bunga ng relasyong iyon ay ang papa ni Abel. Si Tita Dalia naman ay panganay na anak ng lolo niya sa unang asawa nito. Nang mabiyudo ang lolo niya, ay pinakasalan nito ang lola Caridad niya. Hindi raw yun madali natanggap ng Tita Dalia niya. Isinisi raw nito sa lola Caridad niya ang pagkasira ng masayang pamilya nito. Iyon ang naging dahilan kaya malamig ang pakikitungo ng Tita Dalia niya sa kanyang papa. Nagbago na nga lamang iyon noong magkaisip na siya dahil sinikap niyang ayusin ang gap sa pagitan ng una at ikalawang pamilya ng lolo niya. Nang mamatay ang lolo ni Abel sa isang plane crash sa Davao, ay ang Tita Dalia na niya ang namahala sa mga naiwang kabuhayan ng mga Valermo. Hindi naman agrabyado ang papa niya sa hatian ng mana. Napunta rito ang isdaang ektaryang lupain ng mga Ventilda sa Davao. Yun ang nilinang ng papa niya. Naging exporter sila ng mangga at saging. Minana naman nila yun ang mama niya nang mamatay ang kanyang papa. Ngunit wala roon ang talagang hilig niya. Nasa computers ang interes ni Abel. Alam niyang doon siya mas effective at mas magiging matagumpay. 6 na taon bago mamatay ang lolo niya ay nagtayo ito ng isang kumpanyang malayo sa food production, ang East Links Unlimited, isang kumpanyang gumagawa ng computer software. Mabilis ang naging pag-unlad noon. Nang mamatay ang lolo niya ay minana ng papa niya ang 25% shares of stocks ng East Links. Nakuha ng Tita Dalia niya ang majority ng share ng kumpanya. Nang ipagbili rito na nakababatang kapatid nito, ang share nito na piniling magtayo ng sariling kumpanya sa Amerika. Nang hinayang si Abel dahil gusto sana niya makuha ang majority ng share ng East Links, ngunit naunahan siya ng Tita Dalia niya. Marami sana siyang plano sa kumpanya, ngunit wala sa kanya ang control dahil 25% lamang ang shares of stocks ang minana niya nang mamatay ang kanyang papa. Pinupunti rin niya makuha ang chairmanship ng East Links. Bagamat may sarili na siyang kumpanya, ang ARVNet nga, na nagmamanufacture ng computer chips at matagumpay rin naman. Ngunit kung makukuha niya ang major stocks ng East Links,
at siya ang magiging chairman ay magagawa niya ang kanyang mga plano. Kikilalanin siya bilang isa sa pinakabatang milyonaryo sa Pilipinas, kaya ganoon na lamang ang panghihinayang at paghihinakit niya nang malamang ipinagbili ng Tita Dalia niya sa manugang nito ang share nito. Anong karapatan ng isang taong ang expertise ay sa automotive para magpatakbo ni isang software company? Inis na naibulalas ni Abel sa kanyang mama habang inuubos niya ang kape. Mula nang mamatay ang papa niya at siya ang maupo sa board, ay pinaramdam na niya sa Tita Dalia niya ang kagustuhan niya magkaroon ng mas malaking shares of stocks sa kumpanya. Maganda naman ang relasyon nila magtiya kumpara sa naging relasyon nito at ng papa niya. Kapag may okasyon sa pamilya nito, ay dumadalo siya. Tuwing Mother's Day at Christmas Day, ay hindi niya nakakalimutang bigyan nito ng bulaklak o regalo. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa ibabo ng coffee table sa gawing likuran niya. By the way, ma, bakit hindi na lang muna kayo magstay rito ng matagal? Alam mo namang hindi pwede, iho. Malapit na ang June na kapatid mo at ayon sa ultrasound, kambal ang isisilang niya. Hindi pwedeng malayo ako sa kanya. Si Eloisa ay nakababatang kapatid ni Abel. Ang bunso nilang si Maribeth ay nasa States at doon kumuha ng masteral degree nito. Nalulungkot at nag-iisa ka rito, ano? May halong panunuksong sabi ng mama niya sa kanya. Akala mo ba? Hindi ko alam na kung sino-sinong babae ang dinadala mo rito. I love the company of women, mama. I am a lover of beauty, nangingiting sabi niya. That's why when you see a beautiful woman, hindi mo pinalalampas at hindi ka pumapayag na hindi mo makilala. When will you take women seriously? Ma, yung mga escapades ko sa babae, sa akin na lang yun. Sayang naman ang romantic ambience nitong Puerto Villa Royal kung wala akong kasamang babae. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Sabi nila mga lalaking, ginagawang laro ang pakikipagrelasyon ay kadalasang hindi nakakakita ng true happiness sa kanilang love life. Nah, it won't happen to me. Bakit naman hindi ako magiging masaya? Nandyan lang ang mga babae. Available sila anumang oras na gustuhin ko. I'm just enjoying. Sa ngayon, priority ko ang pagpapalago ng mga kumpanyang konektado ako. At kailangan kumilos ako para mapasakin ng chairmanship ng Eastlinks. Pero sa edad at status mo ngayon, iho, mas maganda may girlfriend na nag-aasikaso sa'yo. Nakakasama mo mag-relax at mag-unwind dito sa Puerto Villa Royal at magpapaalala sa'yo kung kailan ka dapat magpahinga. Opportunities knock only once, mama. Kaya hindi dapat sinasayang yung kapag nasa harap mo na. ARVNet is doing good, kaya dapat lang naibuhos ko ang panahon at galing ko rito. Hindi pwedeng tutulog-tulog ako. Pero may napatunayan ka na. I just want to remind you na hindi lahat ng maganda ay makukuha mo ng sabay-sabay. Pwedeng maging matagumpay na businessman ka pero magiging malungkot naman ang personal or love life mo. Time will come. Kapag naramdaman mong nakakaroon ng conflict, you have to choose. At mas gusto kong piliin mong maging masaya ang personal life mo kaysa isang milyonaryo ka nga. Malungkot ka naman. I will bear that in mind, ma. 30 ka na, Abel. At hindi ako natutuwang hanggang ngayon ay nakikipaglaro ka lang sa mga babae. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na notorious playboy. Sabi ng mga pinsan mo, sabay-sabay ka raw kung makipag-girlfriend. Kung minsan daw kapag naisama mo na dito sa Villa Royal ang babae, hihiwalayan mo na pagkatapos. Good for a week or two lang daw ang mga girlfriends mo. Baka naman dumating ang panahong bumalik sa'yo mga ginagawa mong pakikipaglaro ngayon. Natawa siya. Don't worry. One day, I will choose a woman I will settle with. Sa ngayon, ayoko lang talaga ng commitment at ayoko nang may nagde-demand ng time ko. Kung natatakot kayong hindi magkaupo mula sa akin, rest assured, hindi mangyayari yun. Inakbayan niya ito. Siguruhin mo yan, ha? At pakiusap lang, kailangan bago mag-35, may asawa ka na. Mahirap mangako, mama. Paano kung kahit 35 na ako, hindi pa ako sawa sa pagiging bachelor? Tama na nga yan. Why don't we go out and enjoy the things that Puerto Villa Royal offer? How about a snack while watching the sunset? May mga floating fishing vancas na may deck kung saan natin mapapanood ang sunset habang ine-enjoy ang masasarap na pagkain. Mukhang gusto ko ang idea na yan. O sige na nga. Itur mo ako rito sa buong isla, iho. My pleasure, ma. Kaya nga kita inimbita rito eh. Magandang desisyon itong pagbili mo ng sariling town villa sa islang ito, iho.
Sayang at noong panahon namin ng papa mo ay wala pang nagde-develop ng mga islang katulad nito. Alam mo bang ganitong lugar ang pangarap namin? Pwede ka naman mag-stay dito anumang oras, ma. Sabi niya habang palabas sila ng town villa niya. Kailangan lang natawagan mo muna ako para wala kang makasabay na girlfriend ko. Napailing at natawa na lamang ang mama niya. Bakit ipinagbili ko ang share ko sa Eastlinks? Dahil hindi ko na kailangan yun, iho. Mayaman na ako at mas gusto ko na lang mag-concentrate sa exporting ng mga produkto ng hasyenda ko. Sabi ng Tita Dalia ni Abel nang magkausap sila. Sinadya niya ito sa mansyon nito pagkagaling niya sa Puerto Villarreal. Pero malaki ang interes ko sa Eastlinks, Tita Dalia. Marami akong plano sa kumpanya. Bakit hindi niyo pa sa akin pinagbili ang share na balak niyo palang ipagbili? Dahil gusto ko ring matutuhan ni Antonio ang pamamalakad sa kumpanya. Besides, your own company is doing good, hindi ba? Pero kung sinabi niyo lang sa akin na may plano kayong ipagbili ang share niyo, susunggaban ko kaagad yun. Mas may magandang plano ako sa Eastlinks. Yun ang expertise ko. Nangihinayang ako sa potensyal ng kumpanya. Mas mapapalaki ko pa yun katulad ng mga plano ni Lulu bago siya namatay. Kung sa iba mapupunta ang chairmanship, baka mapag-iwanan ng mga kakumpetensya ang kumpanya. Sayang naman. Hindi naman linya na manugang mo ang softwares. Uminom muna ito ng juice bago sumagot. Well, pwede pa rin naman mapunta sa iyo ang major share ng Eastlinks kung gugustuhin ko. Pwede kitang paboran. Total, nakikita ko sa mga mata mo ang entusiasm. Pwede kong sabihin kay Antonio na ipagbili sa iyo ang share na binili niya sa akin at mag-expand na lamang siya sa automotive business niya. Napangiti si Abel sa narinig. Nabuhayan siya ng pag-asa. Will you do it for me, tita? Why not, iho? Thanks, tita. Halos mayakap niya ito sa kasiyahan. Wait, wala ka pang dapat ipagpasalamat sa akin, Abel. Sabi nito, kilala mo naman siguro ako. Hindi ako gumagawa ng pabor nang walang kapalit. Natigilan ang binata. What do you mean, Tita Dalia? Bago mapunta sa iyong gusto mo, may hihilingin sana ako sa iyo. Sa mas malinaw na salita, may gusto akong ipagawa sa iyo. Kumunot ang noon ni Abel. May isang babaeng gusto kong paibigin mo, Abel. Babaeng gustong paibigin? Maang na ulit niya. Yes! Si Sonia Hermosa. Gusto kong paibigin mo siya at pagkatapos ay iwan. Nabigla si Abel sa narinig. Paibigin pagkatapos ay iwan? But why would I do that to her? Let's just say I want revenge, Abel. Bakit? Anong kasalanan sa inyo ng Sonia Hermosa na to? Malaki ang kasalanan sa akin ng parents niya. I hate them. Muling uminom ito ng juice. Childhood sweetheart ko ang ama ni Sonia. Si Ernesto, 4th year high school pa lang kami nang maging boyfriend ko siya. All my life, si Ernesto lang ang lalaking minahal ko. Kahit ang lalaking pinakasalan ko ay si Ramon, hindi ko siya minahal. Hindi ko siya natutuhang mahalin dahil hindi ko makalimutan si Ernesto. Nangako kami sa isa't isa na magpapakasal pagka-graduate namin ng college. Pero nagulat na lang ako nang bigla magtanas si Ernesto at ang mama ni Sonia. Para ako namatay noon, Abel. Tumigil ito sa pagsasalita at humugot ng malalim na hininga. Gumuhit ang puot sa mukha nito. Dinala ko ang galit na yun sa paglipas ng panahon. Isinusumpa ko sila. Dahil sa labis na sama ng loob ko, nasira na ng tuluyan ang buhay ko. Dahil sa kagustuhan ko makalimutan si Ernesto, sumama ko kay Ramon nang iyain niya ako mag-out of town. Pero sinamantala niya yun. Kaya nagalit ang papa, ang lolo mo. Hindi siya pumayag na hindi kami makasal ni Ramon. From then on, I live in hell. Sa buong pagsasama namin ni Ramon, ay malamig ako sa kanya. Alam niyang hindi siya ang mahal ko. Yun ang dahilan kung bakit palagi niya akong sinasaktan. Kaya pagkatapos ng 6 na taong pagsasama, naghiwalay rin kami. Nakikisimpatya ang tingin ibinigay ni Abel kay Tita Dalia. Wala siyang idea sa pinagdaanan ng iyon nito. Kaya pala may lungkot sa mga mata nito. Kaya pala paminsan-minsan ay parang bato ang puso nito ay dahil sa mga pait na naranasan nito na hindi nagawang paghihilumin ng panahon. Sabi nga ng mga empleyado nito, iilan lamang ang mga taong nakakapagpangiti rito at isa na siya sa iilan taong iyon. Pero Tita Dalia, it's been years. Siguro naman ay natulungan na kayo ng panahon para makalimutan yun. Iyan ang hindi ko nagawa, Abel.
Mula noon, mas naging madali sa akin na magalit kaysa ang magtiwala. It's been 30 years pero parang kailan lang nangyari yun. The pain is still here. Hindi nababawasan. Itinuro nito ang dibdib nito. Nang malaman kong anak ni na Marta at Ernesto si Sonia, lalong nabuhay ang puot sa dibdib ko. All my life, I live in bitterness. I find it hard to find happiness. Hanggang ngayon, malaking bahagi ng pagkatao ko ang nakakaramdam na naapi ako, niloko at pinagtulungang sakta ng mga magulang ni Sonia. Habang sila'y naging maligaya, hindi ko mabilang ang mga gabing umiiyak ako sa tuwing maaalala ko ang mga pangako at alaala ni Ernesto. I understand, Tita Dalia, sabi ni Abel na ginagap ang palad niya. But don't you think it's unfair kung idadamay niyo ang anak nila? Unfair? Hindi ba naging unfair din sa akin sina Ernesto at Marta? Matagal ko nang binalak na paghigantihan sila pero hindi ako nagtagumpay. Masyado silang madulas. Would you believe na pinagbalakan ko pa silang ipapatay noon? I hired a killer. Pero hindi ko rin ipinatuloy. Naisip ko ang negosyo nilang punteriyahin. Nag-isip ako ng paraan kung paano sila mapapabagsak. Inipit ko ang loan nila sa bangko. Pero nawalan din yun na sa isay. Nakabangon din sila. Naisip ko rin noon na ipadukot ang isa sa dalawang anak nila. But they were too lucky para maligtasan ang mga pag-iganti ko. All these years, wala akong nagawa para maibalik sa kanila ang sakit na ginawa nila sa akin noon. Napaunat si Abel sa kinauupuan. You really hate them so much. I really do, Abel. Mabuti na lang at hindi niyo itinuloy ang pagpapapatay sa kanila at pagpapakidnap sa anak nila, Tita Dalia. You could have been in big trouble if you were able to do any of them. Baka nakulong pa kayo. Kung nagkataon, lalo lang nasira ang buhay niyo. Wala nang masisira sa akin, Abel. Nasira na nilang lahat. Come on, Tita Dalia. Don't say that. Umisad siya sa tabi nito at inakbayan niya ito. Forget it. It's about time na maging masaya naman kayo. You have all the reasons to be happy. You're still beautiful. Who would say you're in your early 50s? Pwede pa nga kayong ma-inlove ulit eh. Kahit na nasa mukha ni Tita Dalia ang pagiging dominante, kahit na palaging lapat ang mga labi nito at nakataas ang kilay nito, ay hindi na itatago nun ang likas na gandang taglay nito. Parang si Gloria Diaz ito kung kumilos at umasta. Puno ng class at sophistication at hindi mukhang matrona. Tigilan mo nga ako, Abel, sabi nito na binunggo siya ng isang balikat nito. Let's go back to the topic. Seryoso ako sa pinapagawa ko sa'yo. Paibigin mo ang anak ni na Ernesto at Marta at mapupunta sa'yo ang major share ng East Links. Tita, kalimutan niyo na ang pag-iisip na makaganti pa kina Marta at Ernesto. No! Biglang tumayo ito mula sa kinuupuan. Nang makilala ko si Sonia at malaman kong anak siya ni na Ernesto at Marta, nabuhay ang galit sa dibdib ko. My heart and soul are crying for revenge. Mawawala lang ang galit ko kung makakapaghiganti ako sa mag-asawang yun. Their marriage has been perfect. Naging masaya sila samantalang ako. Mula nang saktan nila ako'y naging miserable ng buhay ko. Bakit hindi sila ang gantihan niyo? Wala na magiging epekto yun sa kanila. Naging maligaya na sila sa loob ng 30 years. Hindi ba mas magiging masakit kung ang anak nila ang masasaktan? At kung paano nila ako sinaktan, ibabalik ko yun sa anak nila. Paibigin mo siya, Abel. Siguruhin mong may in love sa'yo ng gusto ang babaeng yun. Ang sabi nila may pagkasuplad at stubborn si Sonia. Mas masarap paibigin ng ganong klase ng babae, hindi ba? Mas challenging. Then kapag hulog na siya sa bitag mo, layuan mo siya. Siguruhin mo masasaktan siya ng husto at hindi ka may in love sa kanya. Napailing si Abel sa pinaplano ng kanyang tita. Hindi siya sang-ayon sa gustong mangyari nito. Can you do it for me, Abel? Natigilan ang binata. Hinahanap niya ang sagot sa utak pero tila nabablangko siya. Can I do it? Tanong ni Abel sa sarili niya. Nahirapan siya sagutin ang tanong na iyon. In fact, matagal siyang natigilan. Bakit kailangan may condition pa bago ibigay ni Tita Dalia ang hinihiling niya? Ah, oo nga pala. Hindi nga pala si Dalia Ventil de Tuazon ang gagawa ng pabor ng walang makukuhang kapalit. Kilala niya ito bilang tusong negosyante. Gagamitin nito ang lahat ng kapangyarihan upang mangyari ang anumang gustuhin nito. Kailangan pa ng desisyon mo ngayon, Abel.
Kung papayag ka, pwede ko na kausapin si Antonio at sabihing ipagbili niya na sa'yo ang shares of stocks na ipinagbili ko sa kanya. Wala siyang magagawa kung hindi sumunod sa akin. So, suportahan ko na lang sila ni Dessa sa plano nilang mag-expand ang business nila. Matamang nag-isip si Abel. Hindi niya gustong palampasin ang pagkakataong makuha ang kanyang ultimate goal. Yun na yung chairmanship ng Eastlinks. Ngunit tumututol ang kalooban niya sa ipinapagawa ni Tita Dalia. Sa pagkakataong yun, kokontrahin niya ito. Napaahon siya mula sa kinuupuan. Hinagod niya ang sariling buhok. I'm sorry, Tita Dalia. Iba na lang ang ipagawa niyo sa akin. Well, inalok ko lang naman ito sa'yo dahil ikaw ang may hinihingin pabor at hindi maliit na pabor ang hinihingi mo. Hindi nakaimik si Abel. Mataman lamang siyang nakinig sa sinabi nito. Alam ko kasing madali mo magagawa yun kaya ikaw ang pinili ko. You're a very handsome and a gorgeous bachelor that no woman can resist. With your charm and oozing sex appeal, alam ko namang babae ang naghahabol sa'yo. Alam ko madali mo mapapaibig si Sonia kung gugustuhin mo. I'm afraid I can't do that, tita. Muling kumilimlim ang magandang mukha nito. The decision is yours, Abel. Hindi na makatapipilitin kung ayaw mo. Kalimutan mo na nag-usap tayo. Kalimutan mo na rin ang interest mo sa chairmanship ng Eastlinks. Sayang at hindi na matutuloy ang mga plano mo sa kumpanya. Hindi na hinintay nito ang kanyang sagot. Tinalikuran na siya nito. Naiwan siya naguguluhan. Alam ni Abel na tama ang naging desisyon niya. But was it a wise decision? Saan ba siya makikinabang? Isa siyang businessman at ang mga businessmen kung magdesisyon, unang tinatanong ang sarili kung may pakinabang ba ito sa gagawin o sa magiging desisyon nito. Ngunit ang paglaruan at saktan ng isang babaeng walang kasalanan sa kanya, para sa kanya ay napaka-absurd na idea. Alright, hindi siya makikipagtalo kung playboy ang turing sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya. Ngunit hindi niya magagawang magpaibig ng isang babae dahil lang may kasalanan ang mga magulang nito sa Tita Dalia niya. Ano ba ang pakialam niya sa nakaraan nito? Okay, nakikisimpatya siya rito at nakadama siya ng awa rito pagkatapos niyang marinig ang kanuwento nito sa kanya. Pero kaya ko bang manloko ng isang babaeng inosente sa mga nangyaring kabiguan ni Tita Dalia? At ako ang gagamitin kasangkapan para sa paghihiganti niya? Why would she suffer? Palabas si Abel ng bangko nang umagang iyon nang makita niyang may isang pulang Chevrolet na nakaharang sa kanyang sasakyan. Napakunot noo siya. Who owned this car? Tanong niya sa gwardya. Si Miss Hermosa po, sir. Tugon nito na lumapit sa kanya. Paano ngayon to? Aalis na ako. Nagmamadali pa naman ako. I have a meeting at 11. Sandali po, sir. Sasabihin ko lang sa kanya. Pakibilisan lang ha. Bilin ni Abel rito. Panay ang sulyap niya sa kanyang golden Rolex watch. Wala siyang karapatang malate sa appointment niya. Dahil isang malaking German client ang kamiting niya sa Dusit Hotel. Luncheon meeting iyon kaya nagmamadali siya. Medyo natagalan kasi sa loob ng bangko dahil katatapos lang na nangyaring holdapan doon. Dalawang araw na ang nakalipas. May mga inayos siya sa kanyang account. Lumula na siya sa kanyang BMW dahil umaasa siyang lalabas kaagad ang may-ari ng Chevrolet na humarang sa kanyang sasakyan. Ngunit ang gwardyang inutusan niya ang tanging lumabas mula sa bangko. Kakamot-kamot ng batok na lumapit ito sa kanya. Oh, nasa na may-ari ng kotseng yan? Eh sir, maghintay na lang daw po kayo sandali dahil hindi naman daw siya magtataga sa loob. Damn! Inis na nasambit ni Abel kasabi ng paghampas sa manibela. Galit na muli siyang umibis ng kotse. At dahil hindi niya kilala ang may-ari ng kotse, ay ang gwardya ang hinarap niya. Ang ibig sabihin, paghihintayin niya ako rito? Hindi ba niya alam na nakakaabala siya? I'm in a hurry, for God's sake. Eh sir, palabas na rin naman daw siya. Damn it! Wala rin siyang nagawa kung hindi ang hintayin ang paglabas ng may-ari ng kotseng yun. Lalong dumulas ang pagsulyap ni Abel sa kanyang Rolex, lumilipas sa mga sandali. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Dahil sa inis ay nasipa na niya ang hood ng Chevrolet na nakaharang sa kotse niya. Hey! What the hell are you doing to my car? Napalingon si Abel sa pinagmula ng tinig. Nakita niya ang isang babae nang galing sa loob ng bangko. Ngunit, hindi ito isang karaniwang babae lamang. She was beautiful from all angles. Matangkad ito kaysa sa karaniwang Pilipina. Kahit na ang suot nito ay isang long sleeve white linen blouse at slacks sa talis walang ibang flesh na nakikita rito.
She was still sexy and alluring. Ngunit saglit lamang na natawag ang pansin niya na kagandahan ng babae. Hindi niya nakakalimutan ang abalang ginawa nito sa kanya. "So, you're the owner of this car, ha?" sabi ni Abel na hindi tinago ang pagkainis. "Yes, I am the owner of that car you just kicked," sabi nito habang palapit sa kanya. Mataray ang tono nito. Taglay rin ito ang aura ng pagiging soplada. "Mabuti naman at lumabas ka na. Akala ko'y may bala ka pang paghintayin ako rito hanggang bukas." "Napaka-arugante mo, mister. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang mag-park sa parking na ito? We're both clients of this bank." "Hindi ako arrogante, miss, whoever you are. Kaya lang, sino hindi maiinis kung naabala ka ng dahil sa isang irresponsabling tao sa paligid mo?" "Hey, excuse me? How dare you say that to me? You don't know me." "Exactly. Hindi kita kilala kaya wala kang karapatang abalahin ako sa pupuntahan ko. I'm in a hurry because I'm heading for a very important meeting. But since you blocked my car, I couldn't do anything but wait until you finish your transaction inside. Kung hindi mo hinarangan ang daan ko, ano bang pakialam ko kung mamayang gabi ka na lumabas ng bangko?" "How crude can you get?" nanginginig sa galit na sabi nito. "Hindi naman ako nagtaga sa bangko, ah. Alam ko nakaharang ang kotse ko sa daan mo, pero alam ko rin hindi naman ako magtataga sa bangko. That's why I thought it was okay. Kung alam ko lang na ganyan kasungit ang may-ari na sasakyang tinabihan at naharangan ko sandali, hindi ko dyan ipapark ang kotse ko." "Ha?" Natawa at napailing si Abel. "Ikaw pa ang galit, ha?" Padabog na lumulan ito sa Chevrolet at pabalagbag na isinarang pinto noon. Saka nito pinasibad ang sasakyan. Lumikha iyon ang malakas na ingay. Lumulan na rin siya sa kanyang sasakyan na dala ang inis sa magandang babaeng iyon. Ang pagkainis na naramdaman ni Abel dahil sa nangyari ay naging galit ng sa kotse pa lamang ay tinawagan na niya ang kamiting na German executive ng isang kumpanyang gumagawa ng softwares at sinabi nitong nainip na raw ito sa paghihintay sa kanya at umalis na ng hotel. "But, Mr. Sarkovich, I'm only 10 minutes late. I'm sorry, Mr. Ventilde. I have another meeting scheduled today. I will just give you a call some other day." Sabi nito nakausap niya sa cellphone. Muli niyang nahampas ang manibela. Damn it! Ang lalo pa niya ipinagngingit-ngit ay ang naging masamang bunga ng hindi pagkakatuloy ng meeting niya sa German executive. Nasulot ng ibang kumpanya ang transaksyong dapat ay naisara niya. Nang muli niyang tawagan ng German, ay sinabi nito mas ikonosidera nito ang deal sa ibang kumpanya kaysa sa inaalok ng ARVNet. Napamura siya. Ngit-ngit na ngit-ngit siya. Maghapong wala siya sa focus at mainit ang kanyang ulo. Maging ang magandang modelong dapat ay kadate niya, ay napagbagsakan niya ng telepono. Hindi birong business transaction ang nawala sa kanya. Ito was a 20 million worth transaction. Malaking expansion at success sa ARVNet. Ang transaksyong nawala sa kanya na dahil sa pagka-delay niya sa meeting nila ng German executive. At iisa lamang ang taong sinisisi niya. Ang babaeng yun na nagngangalang Miss Hermosa. Upang alisin ang pagngit-ngit dahil sa nawalang business deal na dapat ay nasa kamay na niya ay bumalik siya sa Puerto Villarroel upang mag-unwind. Katatapos lamang niya magpamasay sa spa nang may makasalubong siya sa entrance ng spa na ikinalaki ng kanyang mga mata. Si Miss Hermosa, ang babaeng naging dahilan ng pagkawala sa kanya ng isang multi-million deal. Dumilim ang mukha ni Abel at nagsalubong ang kanyang mga kilay pagkakita niya rito. Nang mapansin siya nito, ay napatigil din ito sa paghakbang. Papasok pa lamang ito sa spa. Matagal silang napatitig sa isa't isa. Lalo siyang nainis na mapansin niyang inirapan siya nito bago ito tumalikod. Siya pa ang may ganang mangirap sa loob-loob niya. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. She was very sexy in a white pink tube and white short shorts. Nakalugay ang mahabang buhok nito. Pwedeng mag-model ng shampoo commercial. Malakas ang attraction sa kanya ng mga babaeng may mahabang buhok. Ngunit sa pagkakataong iyon, kaagad binura ng nararamdamang inis ang paghanga niya sa mahaba at magandang buhok ng babae. What a small world! That woman is here! Hindi ko pa siya nasusumbatan sa parwisyong ginawa niya sa akin. Sasamantalahin niya ang pagkakataong pareho silang nasa Puerto Villarroel upang masumbatan niya ito. Nagtuloy si Abel sa isang snack bar sa lakeside. Nakasabay pa niya roon si Nicolay Monteverde, isang kilalang newscaster na may pag-aari ding town villa roon.
Ngunit hindi sila nagkausap ng matagal dahil may kasama itong girlfriend at hindi ang babaeng iyon nakasama nito noong huli silang magkita sa Puerto Villarreal. He was enjoying special pizza topped with fish fillet nang may dumaan sa mesa niya na nagpaangat ng tingin niya. Ang mataray na namang si Miss Hermosa. Ano ang gagawin ni Abel ngayong muling nag-cruise ang landas nila ng dalaga? Ano ang malalaman niya tungkol kay Miss Hermosa na lalo nagpatindi na kanyang kagustuhang makilala ito? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.